Actually, kaya siya lumaki ng ganito, kahit 2 weeks pa lang siya, nilagyan namin siya ng Hi guys, I'm G of Lush Lifestyle Plans and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel namin, click that subscribe button and the notification bell para updated ka every upload namin. This week, ang pag-uusapan natin ay ang sumisikat na halaman, napakaganda, alocasia! So for this episode, pag-uusapan natin ang tamang pag-aalaga ng alocasia. Tinan yung alocasia namin o ang laki-laki. Meron kaming sikretong ginamit para lumaki siya ng ganito. And please make sure to finish the whole video dahil i-reveal namin yung sikreto kung bakit lumaki ng ganito ang alocasia na to at gusto namin siyang ma-share sa inyo. Alam namin na ayaw mong ma-miss dahil iuuna-unahin muna namin yung mga bawal gawin sa alocasia kung gusto mong mag-survive siya sa loob ng bahay mo. So please make sure to finish the whole video. Bawal number one, bawal na bawal ilagay ito sa madilim na kwarto. Kahit low light na kwarto, huwag mo siyang ilalagay. Dark corners ng kwarto, huwag mo din siyang ilalagay. Ang kailangan sa alocasia mo, bright indirect light para gumanda ang tubo niya sa loob ng bahay mo. Bawal number two, bawal mo din siyang ilagay sa direct sunlight. Yes, gusto niya ng bright and direct light, pero wag na wag mo din siyang ilalagay sa ilalim ng direct sunlight dahil masusunog yung dahon niya at ayaw natin yung mangyari sa alocasia mo. Bawal number three ay overwatering. Bawal siyang diligan ng madalas. Okay? Although, gusto niya yung lupa niya ay on the moist side. Pero ayaw naman niya na masusoak yung ugat niya sa tubig dahil prone yon sa root rot. So, paano mo madidistinct yung wet sa moist? Gagamit ka ng moisture meter. So, dito sa moisture meter, makikita mo yung kung dry na yung lupa, kung moist siya or wet. Tingnan mo. Kung nasa red siya, dry siya. Kung nasa green, moist. Kung nasa blue, wet. Kung nasa blue pa siya, huwag mo pa siyang didiligan. Kailangan na may maintain lang natin siya sa green para moist lang yung lupa niya. So, itutusok mo yung moisture meter sa alocasia mo and makikita mo na wet pa siya. So, diniligan ko kasi ito kahapon eh. So, kailangan moist lang siya bago mo siya diligan ulit. And you want to ensure na moist lang palagi siya. Itong moisture meter na to, mura lang siya. Nabili lang namin siya sa Lazada. And I'm sure meron din sa Shopee nito. Ilalagay na lang namin yung link sa description box para makabili din kayo ng moisture meter para sa alocasia ninyo. Sa bawal number 4 naman, bawal mong ipangdilig yung malamig na tubig, bawal mo din ipangdilig yung tubig na may chlorine. So as much as possible, rainwater ang ipangdidilig mo sa kanya, rainwater na room temperature dahil hindi siya makaka-thrive or makaka-survive kapag malamig na tubig yung pinangdidilig mo sa kanya. Pwede rin naman yung sa gripo natin, pero wag mo lang siyang ipangdidilig kaagad. So for example, yung tubig mo, kunin mo sa gripo, ilagay mo sa timba. Tapos, hayaan mo muna siyang mag-settle doon ng mga 24 to 48 hours bago mo siya ipangdilig para ma-make sure natin na nag-lessen na yung chlorine content ng tubig para pwede mo na siyang ipangdilig sa allocation. Pero as much as possible, kung kaya ng rainwater, kasi masyado namang mahal kung bibili ka pa ng distilled water, di ba? So kung kaya ng rainwater na lang, pero dapat room temperature lang yung tubig. So ang last na bawal naman sa allocation natin ay bawal ang dry air. So meaning to say, kailangan mataas yung humidity ng kwarto para mag-thrive yung allocation ninyo. And para masolusyonan yan, pwede kang gumamit ng humidifier. Kung hindi naman, ito namang humidifier na to, nabili ko lang to sa Lazada, murang-mura. Ilalagay ko yung link sa description box
para makabili ka rin kung gusto mo ng humidifier para sa halaman mo. Kung hindi naman, okay lang din, pwede mong i-mist yung leaves, pwede mo siyang isprayan ng tubig para tumaas yung humidity, or pwede mong gamitin yung pebble tray technique. Sa pebble tray technique, kukuha ka ng tray, lalagyan mo ng pebbles or yung bato kung anong available dyan, and then lalagyan mo ng water na kasing level lang ng pebbles, and then ipapatong mo yung alocasia mo doon, yung paso ng alocasia ipapatong mo doon para yung humidity tumataas siya doon sa alocasia, gustong gusto niya yun. So lastly, ang ituturo namin sa inyo ay kung paano lumaki ng ganito yung dahon ng alocasia namin. I-reveal na namin yung secret para yung mga alocasia din nyo sa bahay ay lumaki ng ganito. Handa na ba kayo? So, ang ginamit namin sa alocasia na to ay nag-incorporate kami ng carabao manure sa soil mixture niya. Yes po, dumi ng kalabaw. And don't worry, gagawa kami ng isang buong vlog kung paano mo mai-incorporate ang carabao manure as fertilizer sa inyong mga alocasia. Dahil napatunayan namin na gustong gusto ng alocasia yung carabao manure, and kaya siya lumaki ng ganito kalaki. Mas malakpas ang mukha ko ngayon. So, yun yung ginamit namin. Just make sure na ang gagamitin na carabao manure ay tuyo. So, hindi natin pwedeng gamitin yung fresh pa dahil mga ngamo yun. So, ang gagamitin natin, kailangan tuyo na siya, i-incorporate sa soil mixture. Don't worry, gagawa kami ng vlog about it. And makikita niyo yung transformation ng mga allocation niya. From this one, itong maliit na ganito kaliit, lalaki siya ng ganito kapag yun yung ginamit niyo. So, yun yung sikreto kung bakit lumaki ng ganito yung allocation. And kung mapapansin nyo, itong lighter green na dahon niya, bago lang siya. And makikita nyo, kahit bagong dahon lang siya, kahit bagong dahon lang siya, malaki na siya agad. Can you imagine? Oh, bago lang yan, kaka-unfurl lang nito, parang a day ago or 2 days ago, and ganito na siya kalaki. Dahil din yon sa carabao manure. Kasi yung ibang allocation namin, napansin ko, yung walang carabao manure, yung bagong dahon nila maliliit. So ito talagang malaki. So gustong gusto niya, and nakita namin na hiyang na hiyang siya sa carabao manure. That's it for our video today. We hope na meron kayong bagong natutunan, and as usual, kung nagustuhan mo to, please hit the like button and please share it sa mga kaibigan mong plantito, plantita, halamanang para lahat tayo matuto sa tamang pag-aalaga ng alocasia. Kung meron kayong ginagawa sa alocasia ninyo na nakatulong, please put it on the comment section so that we could all learn together. Until next time, see you on the next video.